Nagsimula ang pelikula sa isang panaginip, nagpapakita ito ng ultrasound, pagkatapos ay isang bagong silang na sanggol at isang batang babae na tumatakbo sa bukit. Biglang naputol ang panaginip ng magising si Matthew, ang pangunahing tauhan, na kasalukuyang nakasakay sa eroplano papuntang France. Sa kanyang paglabas sa airport, tinawagan niya ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae, na si Sarah, upang kumestahin siya at sabihin sa kanya na malapit na siyang dumating. Pagkatapos ng mabilis na pagmamaneho sa highway, nakarating siya sa kanyang apartment kung saan nakatanggap siya ng tawag mula kay Sarah sa pamamagitan ng walkie-talkie at hiniling sa kanya ni Sarah na pumunta sa lugar ng kanyang ina. Matapos kunin ang isang kahon sa kanyang bag, umalis siya sa kanyang apartment at tumawid sa kalye upang pumasok sa kabilang gusali habang ang isa sa mga kapitbahay, na si Mr. Belkacem, ay papasok din sa loob. Tinulungan siya ni Matthew sa kanyang tangke ng oxygen pagkatapos ay mabilis na umakyat at kumatok sa pintuan ng kanyang asawang si Anna. Sinalubong niya ito ng halik at sinabi sa kanya na nasa kalagitnaan siya ng pagtuturo ng isang online class, kaya habang naghihintay, pinuntahan ni Matthew ang kanyang anak sa ibang silid. Nakatira si Sarah sa isang ganap na airtight sealed capsule na sinasala ang kanyang hangin dahil mayroon siyang allergy autoimmune syndrome. Matapos siyang kumustahin at tanungin tungkol sa crush niya, iniregalo niya rito ang box na dala niya. Binuksan ito ni Sarah at nakita niya ang mga natural na pabango mula sa Canada, nakakaiba dahil akala niya ay nagpunta ang kanyang ama sa Marseille. Hiniling sa kanya ni Matthew na tingnan ang ilalim ng mga bote, at nang tingnan niya ito, nakahanap siya ng SD card at mabilis siyang kumilos para ilagay sa kanyang virtual reality set. Ni-record ni Matthew ang Rocky Mountains para sa kanya. Samantala, si Anna ay tapos na sa kanyang trabaho. Dumating si Matthew upang makipag-usap sa kanya, sinabi ni Matthew sa kanya na hindi siya pumunta sa Marseille para sa interview, pumunta siya sa Canada dahil natuklasan ang isang bagong treatment at mayroon silang silid para kay Sarah. Si Anna ay may pag-aalinlangan dahil hindi niya ito narinig mula sa kanilang doktor, gayunpaman, ipinaliwanag ni Matthew na bago ito at hindi pa ito na ipapublish. Kailangan lang nilang lumipat sa Canada, ngunit ayaw ni Anna. Sa tingin ni Anna ay ginagawang komplikado ni Matthew ang mga bagay-bagay, maswerte na silang nailabas si Sarah sa ospital at siya ay nabubuhay. Ngunit hindi iniisip ni Matthew na iyon ang tunay na buhay. Samantala, nakikipag-video call si Sarah sa ilang kaibigan na may parehong kondisyon katulad sa kanya, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Charlotte at ang crush ni Sarah, na si Noe, na tinatawag ang kanilang maliit na grupo bilang Goldfish in a Tank. Bumalik ang eksena kina Matthew at Anna, tinatalakay pa rin nila ang tungkol sa bagong treatment. Gusto ni Matthew na pag-isipan ito ni Anna, at sinabi ni Anna na maaari silang pumunta kapag mayroon ng magandang resulta sa mga dating pasyente, ngunit sumagot si Matthew na dapat itong mapagpasyahan ngayon. Gusto niyang magamot ng mga doktor na ito si Sarah upang makalabas sa capsule para tuluyan na niya itong mayakap. Humingi ng karagdagang oras si Anna upang makapag-isip, kaya umalis si Matthew sa apartment at bumalik sa kanyang lugar. Habang si Sarah ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, makikita sa telebisyon ang mahalagang balita, isang lindol ang tumama sa Sweden at Denmark na may napakataas na magnitude na hindi pa naranasan noon. Narinig ito ni Matthew mula sa shower, at sa mismong oras na iyon ay naramdaman din ang lindol sa Paris. Biglang nawala ng kuryente at napalitan ng battery mode ang capsule ni Sarah. Tinawagan niya ang kanyang ama na nagmamadaling magbihis para itanong kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Matthew na malapit na siyang matapos. Nang makalabas siya, nakarinig siya ng mga alarm at nakita ang mga taong tumatakbo sa mga lansangan. Sinubukan ni Sarah na tawagan siya muli, sinabi ni Matthew sa kanya na dapat silang manatili ng kanyang ina. Naglakad siya sa kalye at pagkatapos na mapansin ang napakaraming mga ibon na desperadong lumilipad, sa wakas ay nakita niya ang problema, may makapal na hamog na lumalabas sa lupa at pinapatay ang sinumang makalanghap nito. Ito ay lumalawak at sinasakop ang lungsod, kaya agad na nagsimulang tumakbo si Matthew pabalik sa kanyang pamilya. Pagdating sa loob, nakita niya si Anna sa tabi ng bintana kaya mabilis niya itong hinila palayo, sinabihan itong huwag huminga sa hamog. Samantala, sinabihan niya si Sarah na kailangan nilang iwan siya doon, ngunit nangako na babalik sila para sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang umaakyat ang alikabok sa loob ng gusali, nagmamadaling umakyat sina Matthew at Anna hanggang sa makarating sila sa pinakamataas na palapag ng apartment kung saan nakatira ang matandang mag-asawa na sina Lucian at Kalet. Pinapasok sila ni Lucian at tumakbo si Matthew sa bintana upang tingnan ang hamog, huminto ito sa roof level.
Pagkatapos ay humingi si Matthew ng ilang basahan na ginamit niya upang takpan ang awang sa ilalim ng pinto habang kinukontak ni Anna si Sarah gamit ang walkie-talkie. Sinabi ni Sarah sa kanila na sinakop ng Hamog ang kanyang silid ngunit ayos lang siya dahil pinoprotektahan siya ng capsule. Pagkatapos, ang mag-asawa ay lumabas sa balcony upang tingnan ang lungsod na ngayon ay ganap na natatakpan ng Hamog at tanging ang mga bubong lamang ang nakikita. Natakot si Kalet kaya kinomfort siya ng kanyang asawa sa pagsasabing ayos lang ang kanilang anak at pinapasok siya sa loob. Nagtataka si na Matthew at Anna kung bakit nakakalason ang Hamog at kung saan ito nanggaling at nakakita sila ng dalawang helicopter na lumilipad. Nagpa siya silang bumalik din sa loob bago sila mapatay ng Hamog. Sa capsule, ang pinapanood ni Sarah na Hamog sa paligid ay lalong kumapal. Samantala, sa taas ng apartment, sinusuri ni na Lucian at Kalet ang kanilang pagkain habang tinitingnan ni Anna ang capsule battery ni Sarah sa kanyang phone app. May apat na bar na natitira na kinumpirma ni Sarah sa kanyang panig. Ibig sabihin, mayroon pa siyang 10 oras na baterya. Habang nag-uusap sila, nakahanap si Matthew ng binocular na isinabit niya sa kanyang balikat habang papalabas siya sa balcony at umakyat sa dingding para marating ang rooftop. Doon ay ginamit niya ang binocular upang tumingin sa mas malayong parte ng lungsod, ang Hamog ay makikita sa buong lugar. Bumalik siya sa balcony upang hanapin si Lucian na sinusubukang gamitin ang kanyang telepono, ngunit wala pa ring signal. Ang kanyang anak ay nakatira 2 blocks mula roon sa mas mababang palapag, ngunit siya ay matalino kaya sigurado si Lucian na siya ay ligtas. Si Colette ay dumating, na nagsasabing dapat nilang bisitahin ang kanilang anak at ipinaalala ni Lucian sa kanya ang tungkol sa Hamog. Siya ay may problema sa memorya. Bumalik silang lahat sa loob at pagkatapos makipag-usap ni Anna kay Sarah, nagtanong si Anna ng update kay Matthew at sinabi ni Matthew na wala siyang nakitang mga rescue team. Nag-aalala si Anna tungkol sa kayang itagal ng baterya ng capsule. Samantala, pumunta si Lucian sa kanyang aparador upang kunin ang isang lumang radyo at dinala ito sa mesa. Habang tinitingnan nila ito, lumabas si Lucian sa hallway upang suriin ang Hamog. Ipinasok niya ang kamay niya dito at walang nangyari. Pagkatapos, inamoy niya ang mga daliri niya ngunit walang amoy. Nagpa siya siyang bumalik sa loob kung saan inaayos ni Anna ang radyo dahil hindi ito gumagana. Gustong puntahan ni Matthew si Sarah, ngunit sinabi ni Anna na hindi niya kakayanin na magpigil ng hininga ng ganoon katagal. May naisip na magandang ideya si Matthew, naalala niya si Mr. Belkacem at ang kanyang tangke ng oxygen. Magagawa niyang hindi huminga dahil isang palapag lang ang kanyang tinitirhan sa ilalim nito. Sapat na oras na yun upang makuha ang oxygen at pagkatapos ay malayang bisitahin si Sarah. Binuksan ni Matthew ang bintana, kumuha ng martilyo at flashlight mula kay Lucian at ilang tape mula sa drawer, at umakyat sa bintana palabas, huminga ng malalim bago bumaba sa Hamog. Nang makarating siya sa palapag ni Mr. Belkacem, binasag niya ang bintana gamit ang martilyo upang makapasok at nagsimulang maghanap sa paligid gamit ang flashlight. Una, nakita niya ang katawan ni Mr. Belkacem sa sahig, at pagkaraan ng ilang sandali, maswerte niyang nahanap ang tangke ng oxygen. Isinuot niya ang mask at tinakpan ng tape ang mga butas at nang marinig ang pagtawag ng kanyang asawa, sumilip siya sa bintana para sabihin sa kanya na ayos lang siya. Habang kumukuha ng bag para ilagay ang tangke at bitbitin ito sa kanyang likuran, may narinig siyang ingay na nagmumula sa isa pang silid. Nang buksan niya ito, isang tuta ang tumakbo palabas at napansin ni Matthew ang katawan ng magulang ng aso sa loob. Umalis siya sa apartment at pinuntahan si Sarah, na natatakot. Nag-iwan si Matthew ng pagkain, isang flashlight at ilang baterya para sa walkie-talkie bago palitan ang baterya ng capsule. Pagkatapos nun, sinabi niya kay Sarah na darating ang rescue pero kailangan pa rin niyang tipirin ang pagkain. Umalis siya pagkatapos mangako na babalik siya kaagad. Sa halip na umakyat, nagpa siya siyang lumabas kung saan nakakita siya ng mga bangkay sa lahat ng dako sa mga lansangan. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng mga baterya mula sa iba't ibang sasakyan nang makarinig siya ng sipol at hinanap kung saan ito nanggaling. Nagulat siya nang makita ang ilang mga sundalo na dinadala ang isang grupo ng mga nakaligtas, lahat ay nakasuot ng mask. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, sinabi sa kanya ng sundalo na dadalhin nila ang mga tao sa Montmartre na isang burol na hindi pa naaabot ng Hamog. Hindi rin daw nila alam kung saan ito nanggaling o kung gaano kalayo ang narating. Matapos ibigay kay Matthew ang isa sa kanyang mga mask, sinubukan ng sundalo na isama siya, ngunit tinanggihan ni Matthew ang alok, ipinaliwanag ang sitwasyon ng kanyang pamilya at humingi ng isa pang mask.
ibinigay ito ng sundalo sa kanya bago umalis. Samantala, nag-uusap sina Sara at Anna sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nag-aalala si Sara sa kanyang ama, sinabihan siya ni Anna na gawin ang kanyang mga ehersisyo at sinimulan siyang gabayan at dumating si Matthew. Habang papalapit ang mga matatanda, sinabi niya sa lahat ang tungkol sa nakita niya at ipinaalam sa kanila na sa apartment sila magpapalipas ng gabi. Tinanong din niya si Anna kung gusto niyang puntahan si Sara, ngunit tutol siya sa ideya, mas gusto niyang isave ang oxygen para sa emergency. Kinagabihan, si Anna ay patuloy na nagtatrabaho sa radyo habang sina Lucian at Colette ay nagtatanong sa kanya tungkol sa sakit ni Sara at inaalala ang araw na dumating ang pamilya sa gusali na may dalang malaking capsule. Samantala, lumabas muli si Matthew sa pasilyo upang tingnan ang hamog at napansin niyang tumataas ito. Gumawa siya ng marka sa dingding na may oras upang subaybayan ito. Bumalik siya sa loob habang paalis na ang mga matatanda para matulog at pagkatapos magtanong ni Anna, sinabi niya ang tungkol sa umaakyat na hamog. Napagtanto nilang matatagalan pa bago bumalik ang signal at lalo pang lalala ang sitwasyon mula ngayon. Maya-maya ay nakatulog na si Matthew ngunit hindi makatulog si Anna kaya nagpa siya siyang bisitahin ang anak na natutulog na rin at kinuha ang pagkakataon upang palitan ang baterya ng capsule bago umalis. Ang eksena ay naputol upang muling ipakita ang isang batang babae na tumatakbo muli sa kabukiran na nag-ambala ng magising si Matthew kinaumagahan. Nakita niya si Anna na inaayos ang radyo gamit ang mga tools na dinala niya mula sa kanyang lugar at sa wakas ay naayos niya ito. Ngunit ang lahat ng mga channel ay nagpapadala ng parehong emergency recording ng paulit-ulit. Bigla silang nakarinig ng ingay na sumabog mula sa labas, kaya lumabas sina Matthew at Anna sa bubong upang tingnan kung ano ang nangyayari, may sunog sa Montmartre, at nagsimula ang mga kaguluhan doon. Sa sandaling makabalik sila sa loob, iminungkahi ni Anna na dapat silang pumunta sa lugar ni Charlotte at doon na lang manatili dahil nakatira sila sa isang burol at maaaring makishare si Sara sa capsule ng kanyang kaibigan. Naisip ni Lucian na hindi dapat iwan ni Sara ang kanyang capsule at ipinaliwanag ni Matthew na mayroong mga espesyal na suit na maaaring gamitin upang ilipat siya, ngunit ito ay nasa isang lab sa gitna ng Paris. Iminungkahi ni Anna na siya na lang ang aalis dahil nakapunta na siya doon at madaling maligaw sa lugar na iyon at nagpa siya si Matthew na sumama sa kanya para protektahan siya. Dumaan muna sila kay Sara para sabihin sa kanya ang kanilang plano at iniwan nila ang walkie-talkie kay Lucian kung sakaling may kailangan siya. Hiniling ni Sara sa kanila na tingnan si Noe, na nakatira sa malapit. Ilang sandali pa, nasa labas na sina Matthew at Anna, mabilis silang nakarating sa gusali ni Noe pero hindi sila nakapasok, dahil isang galit na aso ang nagpakita at nagsimulang habulin sila. Agad silang tumakbo palayo at paglagpas sa ilang eskinita, aksidenteng nagkahiwalay ang dalawa habang umiiwas sa mga sasakyan. Ang pagtawag ni Anna sa kanyang asawa ay nakagambala kay Matthew at nahulog sa ilog ng Seine. Noong una, nagawa ni Anna na magtago sa likod ng kotse, ngunit nang hindi sinasadyang makagawa ng ingay, nahanap muli siya ng aso at ipinagpatuloy ang paghabol. Desperado at natatakot, pumasok si Anna sa isang bus at mabilis na sinundan siya ng aso, ngunit ang tali nito ay naipit sa isang suitcase na pumipigil sa kanya upang tumakbo. Sinamantala ni Anna ang pagkakataong makatakas sa bintana at tumakbo sa tulay upang tingnan ang ilog para hanapin si Matthew, ngunit wala siya sa anman kaya bumalik siya sa mga lansangan. Lumangoy pala si Matthew sa isang hanay ng mga hagdan na naging daan upang siya ay makaalis sa ilog. Habang sinusuri ni Anna ang mapa ng lungsod, hinubad ni Matthew ang kanyang basang jacket at isinuot ang jacket na kinuha niya mula sa nakitang bangkay. Napansin din niyang may hazmat suit sa loob ng nahulog na van. Samantala, sa wakas ay narating na ni Anna ang lab at nang siya ay papasok na, nakita niya si Matthew na tumatakbo palapit sa kanya. Pagkatapos nilang kumustahin ang isa't isa ay pumasok na sila sa loob. Sa apartment, si Sara ay naglalaro ng battleship kasama si Lucian sa pamamagitan ng walkie-talkie at si Lucian ay nandaraya. Sa loob ng lab, nakakita sina Matthew at Anna ng mas maraming katawan at isang maliit na apoy sa isa sa mga silid, ngunit nagpatuloy sila hanggang sa makakita sila ng suitcase na may suit na kailangan nila. Sa kanilang paglabas, dumaan silang muli sa silid na nasusunog ngunit sa pagkakataong ito ay sumabog ito, na itinulak sila pabalik sa dingding. Nakaligtas sila, ngunit nasusunog ang suot ni Matthew. Naghanap si Anna ng extinguisher at pinatay ito. Nang tingnan niya ang kanyang asawa, napagtanto niyang nahihirapan itong huminga at hindi nagtagal ay nahanap na nila ang dahilan, nabasag ng pagsabog ang oxygen tube ng kanyang tangke.
Inalis ni Matthew ang kanyang mask at sinimula ni Anna na ibahagi ang kanyang oxygen sa asawa habang umaakyat sila sa itaas upang maghanap ng silid na hindi pa naaabot ng hamog. Nang makarating na sila sa taas, natuklasan nilang nasunog ang balat ni Matthew sa gilid ng kanyang katawan. Habang hinuhubad niya ang kanyang jacket at binuhusan ito ng tubig, naghanap si Anna ng first aid kit. Maya-maya ay bumalik siya, dala ang first aid kit at maingat na nilagyan ng benda ang sugat habang tinutukso siya para sa kanyang tato. Nang sila ay paalis na, napagtanto nila na hindi sapat para sa kanilang dalawa ang natitirang oxygen sa tank. Sinabihan ni Matthew si Anna na mauna na siyang umalis dala ang tank at hahanap siya ng paraan mag-isa tulad ng pagdaan sa mga rooftop. Sa una, tumanggi si Anna, ngunit ipinaalala ni Matthew sa kanya na kailangan siya ni Sarah at umaasa siya sa dalawang babae sa buhay niya na makakahanap ng oxygen sa tulong ng suit. Isang mapusok na halik ang pinagsaluhan ng mag-asawa bago maghiwalay. Habang tumatakbo si Anna sa mga lansangan dala ang suitcase, si Matthew ay dumaan sa mga bubong. Ang tangke ni Anna ay nauubusan ng oxygen, kaya kailangan niyang tanggalin ang maskara bago pumasok sa gusali. Nagawa niyang pigilin ang kanyang hininga ng sapat upang bumalik sa lugar ni Lucian, kung saan natuklasan niyang nasira ng pagsabog ang suitcase at mga laman nito. Samantala, nakahanap si Matthew ng ilang mga probisyon at lubid sa isa sa mga rooftop. Matapos hilahin ang lubid para subukan ito, inakyat niya ito para lang marating ang bubong ng isang parking lot. Doon, nakahanap siya ng higit pang mga bag na may mga supply at bakas ng dugo na nagdala sa kanya sa katawan ng isang pulis. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali at nakahanap ng isang maliit na kampo na may tangke ng oxygen at isang rifle. Kinuha niya ang tangke para sa kanyang sarili at nang aalis na siya, may pulis na dumating at sinabi sa kanya na mas mabilis na tumataas ang hamog sa bawat oras at hiniling sa kanya na ibaba ang tank. Inilabas ng pulis ang kanyang baril para patayin siya gaya ng ginawa niya sa isang pulis, ngunit mabilis na isinuot ni Matthew ang mask at itinulak siya palabas ng gilid ng platform. Nahulog sila sa ibabaw ng kotse na may hamog, sinubukan ng opisyal na abutin ang kanyang baril ngunit hinawakan siya ni Matthew mula sa likuran at dahil walang suot na mask ang opisyal, hindi nagtagal ay namatay siya dahil sa hamog. Bumalik ang eksena sa apartment, muling nag-uusap sina Sarah at Anna sa pamamagitan ng walkie-talkie. Tinanong ni Sarah kung may anumang bagay pagkatapos ng kamatayan at naniniwala siyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Binanggit ni Anna na siya ay isang scientist kaya hindi siya naniniwala na ang hamog ay mula sa divine, ito marahil ay reaksyon ng isang bagay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mag-alert ang telepono ni Anna na paubos na ang baterya ng capsule. Matapos ang isang mabilis na pagsulyap kay Matthew na tumatakbo sa mga kalye, makikita si Anna na naghahanda para palitan ang baterya ng capsule na mapanganib ngunit wala na siyang ibang pagpipilian dahil 10 minuto na lang ang natitira. Nagpresenta si Lucian na siya ang magpapalit ng baterya dahil sa palagay niya ay ayos lang kung hindi makakaligtas ang tulad niyang matanda na, ngunit tumanggi si Anna. Pagkatapos ng isa pang maikling pakikipag-usap kay Sarah kung saan ipinagtapat ng kanyang anak ang kanyang crush, si Anna ay nagmamadaling lumabas ng apartment at pumasok sa capsule room kung saan namatay na ang baterya. Napansin ni Sarah ang kanyang ina na walang suot na mask at nag-aalala, ngunit nag-concentrate si Anna sa pagpapalit ng baterya at pagpapaandar muli ng capsule bago umalis. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Matthew at sinabi ni Sarah sa kanya ang nangyari, hindi siya nag-aksaya ng oras at nagmadaling umakyat sa hagdan at nakita niyang hindi nagawang makaligtas ang kanyang asawa. Narinig siya ni Sarah na sumisigaw sa matinding lungkot na nararamdaman at tinawag siya sa walkie-talkie habang siya ay pabalik sa apartment. Dinala niya ang pag-uusap sa balcony upang pribadong sabihin sa kanya ang masamang balita. Maya-maya, ang matatanda ay nagpalipas ng oras sa apartment ng niyanig ng panibagong lindol ang Paris. Pumunta si Matthew sa balcony at kinumpirma na ang hamog ay umaabot na sa kanilang sahig, hindi na sila maaaring manatili doon. Naalala niya ang hazmat suit na nakita niya sa isang van at balak niyang kunin ito para kay Sarah. Gusto rin niyang magdala ng oxygen para kay Lucian at sa kanyang asawa. Ngunit tinanggihan ito ni Lucian. Siya at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng magandang buhay at hindi nais na ipagpatuloy ang pamumuhay nang wala ang kanilang anak, kaya't mananatili sila roon at hayaang lamunin sila ng hamog. Pagkatapos magbahagi ng pakikiramay, umalis siya sa lugar at tiningnan si Sarah, na inignore lang siya hanggang sasabihin niyang aalis na siya. Nagalit si Sarah dahil sa tingin niya ay magiging katulad siya ng kanyang ina, ngunit ipinaliwanag niya na ito lang ang opsyon at nangako siyang babalik. Bumalik ang eksena sa taas ng apartment, humiga sa kama ang matandang mag-asawa,
magkahawak kamay at tiniyak sa isa't isa na masaya sila sa buhay na kanilang pinagsamahan. Pagkatapos ay ipinikit nila ang kanilang mga mata habang ang hamog ay pumasok sa kanilang silid. Sa labas, walang kahirap-hirap na nahanap ni Matthew ang van na may suit. Matapos makuha ito, nagsimula siyang tumakbo pabalik at habang nasa daan, nakakita siya ng motorsiklo na nakaon pa rin ang mga susi, kaya nagpa siya siyang sumakay dito. Nang malapit na siya sa kanyang gusali, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang batang lalaki, kaya biglang lumiko si Matthew para iwasan siya at nabangga niya ang sasakyan. Sa capsule, sinusubukan ni Sarah na tawagan siya sa walkie-talkie ngunit walang sumasagot at natigilan siya nang may isang misteryosong pumasok sa kanyang silid. Sa kalye, si Matthew ay unti-unting bumabalik sa kamalayan at napansin na mayroon siyang maliit na sugat sa kanyang ulo. Kinuha niya ang suit at ang walkie-talkie at papilay-pilay siyang lumakad pabalik sa gusali habang sinusubukan niyang kontakin ang kanyang anak. Bahagya siyang nakakagawa ng ilang hakbang at napahinto din agad para magpahinga sa sahig dahil hindi niya kayang tiisin ang sakit, ngunit pinilit niyang tumayo nang may makita siyang dalawang anino na papalapit sa kanya, ito ay sina Sarah at Noe. Tumakbo si Sarah sa kanya at sa unang pagkakataon mula noong ipinanganak siya, sa wakas ay nayakap ni Matthew ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Sarah na si Noe ay dumating upang ilabas siya dahil ang hamog ay hindi nakakaapekto sa mga kabataan. Tuwang-tuwa si Matthew na tinanggal niya ang kanyang mask saglit para mahalikan niya ang ulo ni Sarah at muling nagyakap. Sinabi ni Matthew sa kanya na sa wakas ay malaya na siya. Muling ipinakita ang panaginip tungkol sa batang babae na tumatakbo sa bukid. Sa pagkakataong ito makikita natin na si Sarah ang tumatakbo kasama si Noe at ang iba pa niyang mga kaibigan. Nagtatapos ang pelikula kung saan nagising si Matthew, pagkalipas ng ilang oras at nagbago na ang mga bagay, si Matthew na ngayon ang nananatili sa loob ng capsule na naghihintay habang nasa labas si Sarah at inaalagaan siya at nakikipag-ugnayan sa walkie-talkie, na tila nabaliktad ang kanilang sitwasyon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.